What's up sa inyong lahat na naman, mga kaibigan? Ito na naman yung ating gagawin. Puro whopper na lang ating natatanggap. Ito ay pinagawa na sa kabilang shop. Ayan, oh, may pangalan na siya, may sticker na siya. Binuksan na, tanggal na yung sealed. Pero hindi daw magawa. So, susubukan natin yung ating galing para dito. Ito yung isi-share ko na naman sa inyo. Sana magawa natin ito. Testing muna natin. Ang pangalan niya, Flash. Ayan, oh. So, ayan. Nawawala yung ating USB. So, ito na. Nahanap na natin yung USB. Testing muna natin. Bago natin siya buksan. So, ayan. Nag-on na siya. Okay naman siya. Ayan, USB. So, ayan. Kakaunt na siya. Meron naman ah. So, lalagyan natin siya ng speaker. Audio output sa likod. Wala. So, yan sira niya. Niya. Hindi maintindihan yung tunog. Yan. So, huwag na natin patagalin. Bubuksan na natin siya. So, ito na. Mabuksan na natin siya. Ayan. Kainit nito. Saglit lang gumana, mainit siya. So, ayan, mainit. Position natin na maayos yung ating camera para makita. So, ito na guys, yung ating ginagawa. Naka-setup na yung camera natin, binaba natin para makita sa video. Kasi pag nakaharap doon, hindi makita. So, lilinisin muna natin yung IC niya. Yung sa system control niya. Kasi okay naman yung audio niya kanina. Okay naman yung audio niya, kaya lang basag yung sounds niya. So, ibig sabihin, maaaring sa system control yon. Kasi yung audio ng IC, ito yung IC niya. Ayan, naka-on yan. Ayan, power natin. So, ayan yung audio niya. Oh. Kung marinig yung audio, okay lang. So, para malaman natin, papasukan natin siya ngayon ng sounds ng input dito sa 2.1 niya. So, ilagay natin siya sa 2.1. So, ayan. So, kahit naka 2.1 siya, wala tayong maririnig. Oh. So, wala, hindi nagkakaroon ng audio. Ay talagyan natin ng speaker yan dito. So, nalagyan muna natin RC ito para hindi delikado. Dali lang po. So, wala tayong mahanap na RC eh. Para ikabit. Ang gagawin na lang natin, ihinang na lang natin itong ground niya. Tapos, isa-isa na lang natin siyang isusuksok sa bawat output ng kanyang speaker. So, yan. Hinang ko na yung ground niya.
susubukan natin, saksak natin itong isa ngayon sa SR. Magkoconnect naman yan eh. So, ayan. Yan, wala din siya talagang audio. Right, naka 2.1 na. Dito tayo sa SL. Wala din. FL. Wala siya talagang output. Center. Wala. So, maaari lang gawin natin dito. Check natin yung audio input. So, okay naman yung audio input niya. So, ito, papakita ko kung paano, ha? Troubleshoot ng konti. Hanapin yung sira nito. So, ayan. So, ito na. Hindi natin siya kayang i-zoom. Ayan. So, ayan. Ang check natin yung supply niya. Ito yung mga ito. Regulator to. So, ground natin. Check natin kung okay naman yung mga regulator niya. So, ito walang supply. Itong isa mayroon. Output niya ay 8 volts. So, ayan, okay yung isa. Dun sa isa ay at wala, patay. So, walang supply yung isa. Meron. Ayun, oh. So, hinangin natin. Baka hindi lang nagko-contact siya. Ayusin lang natin yung pagkahinang niya. Kasi hininang na siya, oh. Hindi nang nanin nila, pero pangit yung pagkahinang niya. Ayusin natin. Para hindi masyadong mahaba, ayusin ko muna yung mga hinang niya. So, ito na. Tutuloy na natin. Tuturo ko ngayon kung paano isa-isang i-check itong TDA-2030 na ginamit niya. Sa lahat ng woofer, ito yung mga ginagamit niya kadalasan TDA-2030. So, ito yon sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, i-check natin niya isa-isa. Paano natin malalaman na okay yung ating IC. Bago natin, kasi okay naman yung ano eh, yung system control niya. Pag pinipindot mo siya, 2.1, nag-2.1 USB, nag-USB naman siya FM. So, nagpapalit-palit naman siya. Ang problema lang yung audio. So, ayan. Naka-on na siya. On natin. Yan. Lagay ko siya sa USB. So, ayan. Naka-volume na yan. Naka-USB na siya. Kailangan naka-on. So, ito yung ground natin ng speaker. Ito yung speaker natin. Tapos, ito yung isang wire niya. Sa isa nating isusundot ngayon dito sa bawat output niya, ito limang output niya para malaman natin kung okay lahat yung mga IC niya. So, ito number 1 yung SR niya, kung alin dito yon. Yan, naka times 50 po tayo. So, wala yata ang audio ah. Yan eh, meron no. So, sa times 1 tayo para maano natin. Ganun din eh. So, maririnig natin yung audio niya. So, ibig sabihin, okay yung IC niya. So, yan. Okay yung IC. Ito yung pangalawa, SR yan. So, ibig sabihin yung nasa unahan, SL to. SL. Wala. Yan, okay din oh. SL. So, okay na yung dalawa. So, SL at saka SR. Ito naman sa FR tayo ngayon. Ito. Yan, okay naman din. So, sa FL naman tayo. So, yan, apat na. Pang lima, yung center natin. So, yan, okay na siya. So, yung dalawa dito, 100% sa woofer. Ito yung isa woofer. Dapat ito, okay to. Ito, walang audio. Sa pabila. So, ito. Walang audio itong isa. Kasama dapat to eh. Sa woofer eh. So, wala. O,
Papalitan natin yung TDA 2030 na isa kung magbabago siya. Kasi dapat dito pa lang may audio rin ito eh. Matitest natin na may audio to pag ginawakan natin. So ayan, pupos ko muna. Hanap muna ako ng IC. So ito na, mayroon na tayong IC. Tatanggalin na natin ngayon yung TDA 2030 na isa, yung walang audio. Kasi kanina yung unang testing natin siya, nagkaroon siya ng audio kaya lang basag. So ibig sabihin, maaaring may tama itong IC niya. Kala ko kanina sa tone control. Kaso dito, dapat to mayroon din audio to eh. Ayan. So, ayan. Tanggal na. So, ayan. Tanggal na siya. O, tornilyo na lang. So, ayan. Ang position nito ay tanggalin natin yung woofer speaker. So, yun. Tanggal natin yung woofer speaker niya. Tanggalin din natin yung sa ano na, kaya na eh. Kaya nang habulin na gusto eh. So masanggahan pa naman siya. So yan, so malamang ito hindi niya pinahiya yung init. So ito na yung tinanggal natin. So, TDA 2030A. So, ito yun, oh. So, kabalikan natin ng bagong ngayon. So, ayan. Balik muna natin ito. Ito na yung bago. So, sana yung screw niya. Ito na yung luma. So, para hindi siya masyado mahaba, ipupost ko muna tapos hinangin ko muna siya. O, hindi na. Kaya na. Siguro yung nangin naman to. Yan. Oh, so yan na. Yung IC natin bago. Lagay ko lang ito sa porta. Para hindi siya matumba. Yan. Nangin na natin yung IC. So ayan, nahinang ko na siya. On natin ulit. Testing na naman natin siya. Bismillah. Ilagay natin siya sa USB. So ayan, naka-USB na siya. Check natin ngayon. So wala pa rin siyang audio. So check natin kung may supply siya. Ito dapat may supply na to eh. So ito. So mayroon naman siyang supply. Ayan. So, so
So ito yung mga mute transistor nya. Tatanggalin natin. So ayan, tuloy na natin. Binago ko yung camera kasi medyo mahirap syang hanap ng magandang pwesto yung ating camera. So ito, ituturo ko na naman kung makikita nyo itong itim na ito, yung mga mute transistor na ito. Susubukan ko siya isa-isang i-disable kasi okay naman lahat yung audio nya. O, hindi lang siya nagkakaroon ng sound, so ibig sabihin baka nag-mute, automatic mute siya mga transistor niya, kaya hindi siya nagkakaroon ng audio. So wala oh. So dapat siya mayroon ng sound siya eh. Tanggalin natin itong mga mute nya. So ito na siya. Natin. Naka USB tayo. Yan, nakahang na yung mga ano nya. Inhang ko yung isa para sa woofer, tsaka yung isa sa speaker, para malaman natin kung itong audio nya okay siya. Dadanda pa to sa IC eh. Hanapin natin yung audio nito. Manggagaling dito sa control niya. Yan. So, ayan, mayroon siya. So, yan. So ayan, naka-full na siya. Full na yung volume niya. Subukan natin siyang pahinaan. Kung may control siya, wala. So wala, ang problema nito ay sa IC mismo, sa system control niya. Hindi niya kayang i-control na yung audio, sira na yung audio system ng ano niya, yung system control niya. Hindi na siya nagko-control, kaya wala na siyang function. Kaya ang gagawin lang natin dito, paraan nito, babypass na lang natin to, lalagay na lang tayo ng volume control. Kukuhanin na lang lahat natin tong input nito. Tatanggalin na natin yung mga mute transistor niya. Tapos yung mga audio section dito, yung mga audio in niya, bawat IC, doon na lang tayo kukuha ng ano. Ano na lang natin to, kukumbart na lang natin siya kasi wala nang ibang paraan nito. Yun lang ang paraan niya. So ayan, tayo nyo po, i-ano ko muna siya, setup ko muna siya. Ngayon nakita ko na yung audio niya kung saan. So malakas siguro yan pag nakaano eh. Mahina lang kasi siya oh. Pero naka DC tayo, pero pag nilagay natin yan sa times 1, malakas malamang yan, times 10, ganyan. So, rekta na yan eh, full. So, ayan oh. So, ayan, malakas na siya. Ibig sabihin, okay yung ating, ano, yung pasok ng USB. Mayroon siyang sounds, audio. Papasok sana siya dito sa IC para mag-switch dapat yung sa IC niya. Yung system control niya dadaan pa dito sa isang IC na to. Ito yung ano na ito, audio input ng ano dapat IC, dadaan dito sa IC na to kasi sira na to.
So, i-ano na lang natin, bypass na lang natin yan, convert na lang gagawin natin. Wala naman tayong IC, ganyan na lang mangyayari dyan. Ito na yung ating finishing ng ating ginawang upayan ngayon. So, ito siya, yung convert na sinasabi ko. Yan, ilagyan ko siya ng volume control. So, yan. Yan. So, ito na. I-explain ko sa inyo isa-isa. Ngayon, oh. Ang dami yan. So, ito, yung mute ng woofer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 din ng mute niyan. Ng transistor niya. So, dinisable natin lahat yan para yung audio niya pumasok. Kasi pag hindi natin dinisable yan, hindi magkakaroon ng audio yan dito. So, ito. So, pinagsama ko ngayon si, ano, si SR at saka si SL. Ito yung dalawa na yun. Input niya. Tapos, yung tatlo na yan. Si center, si front right, saka front left. So, ito yung tatlo na yun. So, yung nag-iisa doon, woofer yan. Yan, woofer. Kumuha na lang ako ng output niya doon sa center. Para yung sounds niya maging balance. Pantay. So, dito naman, dapo naman tayo dun sa auxiliary. Ito na lang yung naging auxiliary niya. So, yan. Nilagyan ko na lang siya ng 1K. Papunta yan ng volume control natin na ating ginawa. Yan. Volume control. Ginawa natin 6 ng paa niya. So, pag 6 na paa ginamit natin, automatically yung nasa dulo niyan, yung dalawang paa niya, ang 6 na paa ang ano, volume control, tayo dito, explain ko kung paano magkabit ng volume control. So, ito. Ito siya. So, ito yon, yung dalawa na to. Ito nakakabit dito yan. Ito yung dalawa dito. Yung nahana yan. Tapos, yung gitna naman niya, yung gitna naman niya, ay itong audio na to. So, audio yung may gitna. Itong dalawa na to. So, yung dulo niya, nilagay natin siya sa ground para once na pumihit tayo sa kabila, magsushort yung ground at saka yung audio. So, hindi magkakaroon siya ng humming sound. So, ayan na. Testing na natin. Tingnan natin. So, ayan o. Sinalpak ko na yung cellphone. Ayan. Ayan. So, pero dun sa harapan niya, yung panel board niya, totally wala na yan. Disable na yan. Pero pag gusto mong gamitin yan, USB natin. Yan, tanggalin natin yung ano audio. Yan o. Naka-disable na itong control niya dito. Pero ang gumagana lang dito, tulad dito, yung limbawa, gagamitin mo FM. Yan o. Nag-FM siya, nag-USB. So, yan. Pero yung control niya, hindi yan makontrol o. So, ang control niya pa rin nandito siya. Kasi ang sira niya, yung IC na ito. Ito, bali yung sira ng IC niya. Itong dalawa na ito. So, kung makikita nyo, itong dalawa na ito ang sira niyan. Pero, okay ba naman siya dun sa touchpad niya? Ito yon. Kaya lang, ang problema, hindi nagkakaroon ng audio. Hindi niya nakokontrol yung sound. So, sira na yung system control niyan. Kailangan na dapat palitan. Sabi ko, ano na lang, manual na lang para kasi wala tayong mahanap na piyesa. Ganyan talagang technique natin yan. Hanghang natin yung mute, isa-isa. Tinanggal ko lahat yan, nakahang yan eh. Tapos, yan, nilagyan na lang natin siya ng mga volume control. Hinanap ko na lang yung audio niya. So, ito yung audio niya nga. Ito yung audio naman ng sound na ito. Kumuha tayo doon para magkaroon ng sound. So, naman po, maraming salamat po sa inyo ulit. Sasara ko muna. Ayan na, yung ating ginawa. So, ayan o. Woofer pa lang yan. Wala pang mga sounds ng ano speaker. So, lagyan natin center. So, ayan o, ground. FR. Tapos yung left. Right. So, ayan. Gumagana po yung lahat. Pero dito pa lang, pagsaksak natin yan, naka-standby, pero sa audio niya, nakaabang na yun. Ang input niya. So, okay rin siya. Pero pag ayaw mo ng audio, tanggalin mo lang to. So, on mo na. Pag USB ka na lang, pwede.
Yan. So ayan. Ayan, okay na po siya. So, maraming salamat na naman po sa inyong pagsubaybay sa ating videos na ito. Sana may konti tayong natutunan para dito. So ito, kuhanin natin ang sandaan to. Kaya na to. Sa Pilipinas to, 1-3 na ang singil. Ito pa lang, so hindi napapagawa. So dito kasi walang problema. Bago ko ginawa yan, sinabihan ko na yung customer. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong pagtutok. Sana wag po sana kayong magsawang sumubaybay sa aking videos. Like siya na rin po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyo lahat.